Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling magkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais makasama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y naririto, nagdiriwang ng banal na misa sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos na tayo'y magparito at ito'y dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagpasok na pagpasok nyo pa lang ng simbahan, pagdalo nyo pa lang sa misang ito, isa na agad ang sinasabi ng Diyos. Tayo'y tinawag niya at tayo'y mahal niya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kapag sinabi kong pagpapakasakit ni Jesus Nazareno, ang unang sumasagi sa ating isipan ay ang pagpapakasakit niya sa krus. Mula nung siya'y nasa halamanan ng Getsemani hanggang siya'y hinarap kay Herodes at kay Pilato, hanggang siya'y putungan ng koronang tinik, hagupitin, buhati ng krus at ipako sa krus. Iyon marahil ang nasa isip natin na pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Ngunit mga kapatid, gaya natin, marami ring sakit at dusa na dinanas si Jesus Nazareno. Kung nakinig kayong mabuti sa Ebanghelyo, marahil ang iba sa inyo'y magtataka kung bakit sa bandang huli, matapos sabihin ko, basahin ko, nasabi ng mga tao, nasisiraan na siya ng bait. Sinabi ko pa sa huli, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hindi ho ba katakataka? Bakit nating sinabing mabuting balita samantalang pinaratangan si Jesus Nazareno na siraulo? Maging ng kanyang sariling pamilya, mga kamag-anak niya, mga kababata niya, mga kapitbahay niya, sinabihan siyang siraulo. Wala sa kanyang sariling pag-iisip, walang sariling bait. Kanina sabi ko, ano ba ang mga pagpapakasakit ni Jesus Nazareno? Hindi lang yung dinanas niya sa krus, kundi maging yung mga katulad na pinagdaraanan natin. Yung pagchismisan ka,
paratangan ka, yung hindi ka maunawaan kahit na gumagawa ka ng mabuti. Siguro nga mga kapatid, wala sa atin dito ang puputungan ng koronang tinik. Wala sa atin dito ang mapapako sa krus. Pero, natitiyak ko, lahat tayo dito makararanas na paratangan ka ng kasinungalingan. Lahat tayo dito makakaranas na hindi ka maunawaan maging ng sarili mong mga mahal sa buhay. Lahat tayo dito makakaranas ng pangungutya, pangaalipusta ng ibang tao. Kaya sinabi ko, mabuting balita, bagamat hindi maganda ang ginawa kay Jesus Nazareno, sapagkat pinasok ni Jesus Nazareno ang karanasan yan. Lahat ng maaari nating maranasan upang ito'y kanyang tubusin. Upang dito makaisa niya tayo sa lahat ng bagay. Sapagkat ang lahat ng dinanas ni Jesus Nazareno na dinaranas ng tao, tinubos niya. Yun ang mabuting balita. Sabi nga sa unang pagbasa, siya ang ating kataas-taasang pari. Siya lang ang tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Ang alay ni Jesus Nazareno, ang tanging matatanggap ng Diyos Ama. At ito yung mabuting balita sa bawat sakit natin na dinaanan din ni Jesus Nazareno, maaari natin ngayon itong ialay, isabay sa Kanya upang ito naman ay maialay niya sa Diyos Ama. Kaya nga dinanas ni Jesus Nazareno lahat ng maaari nating danasing sakit maliban sa kasalanan upang ang lahat ng karanasang ito ay maaari nating gamiting paraan, panahon para isama sa pag-aalay ni Jesus. Kaya nga't kung kayo'y halimbawa dumadanas ng maling pagpaparatang, ialay nyo ito kay Jesus Nazareno. Isabay nyo sa pag-aalay ni Jesus Nazareno. Kung ngayon nakaranas ka ng sakit sa sarili mong pamilya, huwag mong sayangin ang sakit na yan. Isabay mo sa pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Huwag mong ibuhos sa galit. Huwag mong ibuhos sa kawalan ng pag-asa na magalit ka na lang sa mundo. Magtampo ka na lang sa mundo. Mawalan ka na lang ng gana sa buhay. Huwag. Sa halip, ang lahat ng yan, dinanas din ni Jesus Nazareno para maisama natin sa Kanya. Kaya tayo narito, naniniwala ako, kaya mahal na mahal natin si Jesus Nazarenong nagdurusa kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataong maisabay ang sarili nating dusa sa kanyang pagdarusa upang sa gayoy hindi mawalang saysay. Mabaliwala yung mga pinagdadaanan natin kasi pwede pala itong maging paraan para lalo tayong mapabanal. Pwede pala itong maging paraan para lalo tayong makiramay at makaisa kay Jesus Nazareno. Pwede pala itong maging paraan para ito'y maging kaligtasan natin kung isasabay natin kay Jesus Nazareno. Ngayon naintindihan natin bakit mabuting balita pa rin kahit na parang hindi maganda yung nangyari. Pinaratangan siyang siraulo. Sinaktan siya ng sarili niyang pamilya. Dahil ginagawa itong paraan ni Jesus Nazareno upang ang maging sarili nating karanasan,
sarili nating sakit, maisama natin sa Kanya. O sadyang kay buti ni Jesus sa Sareno, dahil lahat ng pinagdadaanan natin, pinagdaanan na rin niya. Hindi lang sakit sa krus. Pinagdaanan niya yung kalungkutan. Pinagdaanan niya yung pagtaksilan ka. Pinagdaanan niya yung magkasakit ka. Pinagdaanan ni Jesus lahat, lahat ng mga dusa na maaari din nating pagdaanan upang tayo'y lalong makaniig sa Kanya, sapagkat Siya ang kataas-taasang pari, sapagkat ang alay Niya ang tanging makararating sa Ama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, isabay natin sa dasal natin, anong pinagdaraanan mong sakit ngayon sa buhay mo? Sakit ng katawan? Dinanas din niya ni Jesus sa Sareno. Isama mo sa Kanya ngayon. Sakit ng isip dahil pinaparatangan ka ng hindi maganda, hindi ka pinasalamatan kahit gumawa ka ng mabuti, minamasama ka pa kahit tumutulong ka, dinanas siya ni Jesus sa Sareno. Ialay mo sa Kanya ngayon. Sakit ng kalooban dahil maging sarili mong mahal sa buhay, iniwan ka, minamasama ka, sinasaktan ka, ialay mo ngayon yan kay Jesus sa Sareno. Kay buti ng ating Nuestro Padre na lahat dinanas niya maliban sa kasalanan upang tunay siyang makiramay sa atin, upang tunay niyang matubos tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, dinanas mo lahat ng sakit, hindi lang upang maunawaan kami, kundi upang makiramay sa atin, upang kami rin makasama sa iyo at makasabay sa alay mo sa Ama sa langit. Maraming salamat po. Minamahal naming Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitay na po ang lahat.